Gusto mo bang bumili ng Stargazer Lilies or meron ka ng bagong Stargazer na nabili at gusto mong malaman kung ano yung mga problemang nangyayari sa kanya para maiwasan mo, ito yung 5 problems na kailangan mong solusyonan para sa mga Stargazer mo para mag-thrive sila, para mas tumagal sila sa'yo. Hello! Hello, hello viewers! Ako po si Donna at nag-share po ako or gumagawa ako ng mga video all about plants. Today's video, i-share ko sa inyo yung mga problemang naranasan ko sa pag-aalaga ko dito sa mga Stargazer na to. Meron kasi ako nitong kulay. Ayan, pink na may pagka-white. Tapos meron din akong white lang talaga. Pero hindi pa kasi nagbubukas yung buds niya. So hindi pa na mumulaklak. Nandun siya sa gilid. 2 years na ako nag-aalaga ng Stargazer at ito yung mga problemang naranasan ko sa kanya. Number 1 na problem kay Stargazer Lilies ay matagal silang pabulaklakin. Or ang hirap niyang pabulaklakin. Kahit matagal na siya sa'yo, kahit mga 2 years mahigit na siya sa'yo, halos hirap na hirap pa rin ako magpabulaklak sa kanya. Isa sa dahilan ay ang meron silang dormancy na minsan sa isang taon, dapat kasi mamulaklak sila ng isang beses sa isang taon. Kaso minsan nagdo-dormancy sila. Depende kasi sa temperature ng pwesto mo. Kung masyado mataas yung temperature or masyado namang mababa yung temperature. Etong Stargazer na to, hindi naman halos talaga, hindi siya mas maselan pa kaysa sa milk florist. Yung mga milk florist kasi, mas maselan yun sa temperature. Pagka ang temperature ng milk florist mo ay masyadong mababa, dun sila nagbabagsakan yung mga bulaklak nila, nagtutunawan agad, hindi agad nagbubloom pagka masyadong mababa yung temperature. Mas maganda sila, tinatanim sila or mas gumaganda sila doon sa mga temperature na katulad sa mga Baguio, sa Tagaytay, doon matagal yung quality ng bulaklak nila. Mas nagbubloom sila pagka bandang summer na paulan na, parang ganon, pag dito sa Pilipinas. Kasi sa ibang bansa, nagbubloom sila pag summer na talaga. Kasi yung summer sa kanila, hindi masyadong mainit, hindi katulad dito sa atin, super init. Kaya mas magandang bilhin yung mga Stargazer, yung mga milk florist, pagka alam mong malapit nang magtag-ulan or malapit nang magtanglamig. Yung mga garden kasi gumagamit sila ng mga gibberellic acid, ng mga gamot para mas mapabloom nila ng mas mabilis yung mga one leaf lang or yung mga one stem lang na Stargazer. Kaya makikita mo magbebenta sila, sobrang gaganda ng mga bulaklak. Yun nga lang, pag uwi mo sa bahay nyo, dun na magkakaroon ng problema. Muna makikitaan na naglalagas na yung mga dahon, na pumapangit na siya. Hindi katulad ng doon sa garden ay napapanatili nila yung mga dahon nila na magaganda, yung mga bulaklak nila na magaganda. Pagka inuwi mo na yung Stargazer sa inyo, di ba, gaganda ng mga bulaklak niya. Make sure na 2 to 3 days ay irerepat mo na siya. Sa 2 years na pag-aalaga ko dito sa mga Stargazer Lilies na to, hirap na hirap talaga ako sa kanila magpabulaklak. Halos 2 beses lang ata siyang napabulaklak ko sa 2 taon na yun. Tapos, hindi ko siya mapabulaklak doon sa luma niyang mother plant niya. Ito ay propagation na to. Ang ginagamit ko naman mga fertilizer dito sa Stargazer ko dito sa 2 taon kong inaalagaan siya para mapabulaklak ko ay itong ginagamit kong fertilizer na mga banana peel, yung mga ferment, yung mga binabad sa tubig, yan. Yun yung mga ginagamit ko sa kanya kasi hindi naman ako bumibili ng mga gibberellic acid na hindi ko naman kasi ito ititinda kaya hindi ko naman siya kailangan na bilhan pa ng mga ganon. So kung magbulaklak yan, parang bonus na sa akin pag nagbulaklak. Katulad ngayon, nagbulaklak siya. Hindi ko nga alam na 3 kasi isang buds lang nakita ko sa kanya. Tapos nakita ko nung isang araw nung nagbi-video ako dito sa likod. Akala ko isa lang yung bulaklak, yung pala 3. So additional na yun sa akin na nabuhay siya kasi parang pinabayaan ko na siya diyan sa sa lagayan ko diyan na or doon ko kasi siya sa harapan pala nilalagay sa mga nakatago-tago doon. Tapos nagulat lang ako na may buds niya, tsaka ko lang siya nilabas ng pinagpupwestuhan. Hindi naman niya kailangan talaga ng sobrang direct sunlight talagang maghapon or mahigit 8 hours o ano. Kasi sa akin naman dito sa munting lupa, hindi pagka masyadong mainit yung pinaglalagyan ko sa kanya sa direct sunlight. Dito, direct sunlight kasi dito banda. Pumapangit siya yung mga dahon niya, naglalagas agad. Tsaka yung propagation ko kasi na to, pangit siya pagka direct sunlight mo. Hindi siya nabubuhay, yung mga ugat niya, hindi nagkakaroon ng maraming ugat. Maigi siyang ICU muna, na paramihin mo muna yung ugat, tapos tsaka mo siya tanggalin doon sa ICU unti-unti. Kasi pag binigla mo naman, katulad sa milk florist, ay mawawala din yung mga ugat niya, matutunaw yung mga ugat niya, mamatay pa rin yung propagation mo. Ang bango kasi nitong mga Stargazer na to, yung mga bulaklak niya pag lumabas talagang matataboy talaga yung mga insekto sa loob ng sa garden mo or kung saan mo siya ilalagay. Hindi siya pwedeng sa loob ng bahay ilagay ng
1 week, mga ganon. Kasi mabilis maglagas yung mga ganito niya. Pag gusto mo siyang pabulaklakin, kailangan mo talaga siyang i-provide ng sunlight na 8 hours or mahigit pa dun. Kasi pagka malakas na siya, pag napropagate mo na siya ng marami ng ugat, mas maigi na siyang ilabas ng bahay para mainitan ng maghapon. Kasi doon siya namumulaklak. Doon lumalabas yung mga buds niya pagka naiinitan sila. Number 2 na problema sa Stargazer lilies na to ay nagdidilaw agad yung mga dahon niya. Ayan, yung katulad niyan. O, naglalagas na. Ayan. Kasi itong propagation ko na to, kailangan ng ilipat sa direct soil. Diyan, sa ilalim na yan. Meron ako diyan mga 3. Pero sobrang liliit pa, hindi pa masyadong ano, hindi ko kasi, ito kasi nilagay ko lang to dito kasi nilagyan ko siya ng dito sa paso na to kasi in-ICU ko siya, may plastic siyang nakataklog dito. Tapos, nung may buds niya siya, tsaka ko lang siya unti-unting nilabas. Yan, tinanggal yung plastic. Stargazer kasi na rootbound na ay mabilis magkaroon ng mga yellow leaves na yan. Bukod doon, pag namulaklak sila, talagang mag-yellow yung mga dahon nila. So, pag namulaklak yung Stargazer nyo, make sure na i-enjoy mo na to kaagad yung mga bulaklak niya, tapos puputulin mo na siya dito para makapagbigay ng way sa mga bagong growth point niya dyan, mga babies niya. Pwede mo naman kasing hayaan sila na mag-yellow talaga yan hanggang sa mamatay itong stem na to, tapos may lalabas dyan na bagong babies yan. Yan, may mga babies na lalabas dyan. Yan na naman yung tatangkad na parang katulad nito. Tsaka na siya mamumulaklak. Yun nga lang, medyo matagal mamulaklak yun. Depende yung pagbubulaklak sa binibigay mong lights, sa binibigay mong fertilizer, matakaw sila sa fertilizer. Kailangan nila yung mga compost fertilizer or on organic fertilizer yung mga gusto niya. Tapos, kung sakaling gusto mo talaga siyang i-prevent yung paglalagas ng mga dahon niya, tapos meron ka namang direct soil na paglalagyan sa kanya, mas maganda siya sa direct soil kasi ugat niya parang gumamela, mas mabilis siyang dumami. Mas mabilis siyang magkaroon ng mga bagong babies pagka nasa direct soil siya. So mapaparami niyo nang mabilis, wala pang isang taon, mabilis siyang dadami kasi yung mga babies niya, yung mga buds niya sa ilalim kasi may mga bulb yan sa ilalim, tapos yung bulb na yon may mga scale yon. Tapos pagka nagkalat yun doon sa ilalim ng soil mo, yun yung direct soil mo, yun yung dadami. Nakain na ng bulaklak yung mga nutrients na napo-photosynthesis nitong mga dahon na to. Kaya yan nagdidilawan kasi hindi na nila kinakaya, naubusan sila ng nutrients gawa ng may bulaklak. Pero pag pinutol mo yung bulaklak na yan, magkakaroon ulit ng mga bagong yan. Maglilegi yan, tumatangkad niyang super tangkad yung mga Stargazer. So kung may bago kang bili ng Stargazer or bibili ka pa lang ng Stargazer, mas maigi, i-transfer mo na agad, check mo yung roots kung rootbound na, i-transfer mo agad sa mas malaking paso, super laking paso, kasi mabilis magkaroon ng mga ugat yung mga Stargazer at mabilis silang mauhaw, para katulad sa mga male florists. Mabilis silang mauhaw, kailangan huwag mo silang hahayaan na mauuhaw sila kasi naglalagas talaga yung mga dahon na yan pagka nauuhawan sila. So kung ayaw nyong maglagas ng maglagas yung mga dahon na yan ng ano nyo, ng Stargazer nyo, i-direct nyo na siya sa lupa or i-repot nyo siya sa mas malaking paso kasi mas mabilis dumami yung mga ugat ng Stargazer, lalo na pagka tag-ulan or magtatag-ulan or summer tapos papunta na sa tag-ulan. Number 3 na problem sa pag-aalaga dito sa mga Stargazer na to ay mahirap silang i-propagate. Oo, totoo yun. Sobrang hirap nila i-propagate kasi doon sila mas bumibilis magkaroon ng mga bagong ugat pagka mataas yung humidity. So pag dito sa Maynila na mababa yung humidity, matagal talaga silang magkaroon ng mga ugat. Kailangan nila ng ICU. Ilalagay natin sila sa ICU, sa mga bote, sa mga ilalagyan natin ng plastic para matakpan siya, para hindi lumabas or ma-prevent yung pag iba-iba ng humid doon sa halaman na yon. Kailangan talaga yung Stargazer ay natatakluban or natatakpan or kung ano man yung pwede mong gawin sa Stargazer na hindi malalabas yung ano, yung humidity sa kanya. Tapos 1 to 2 months bago sila magkaroon ng mga ugat, mga bagong mga bagong stem na mga bagong dahon. Pwede rin kasi sila i-propagate ng true stem. Pwede rin yan. Yung mga bagong stem lang ha, wag yung talagang bulok na ng stem, hindi siya pwede. Or yung mga matured na ng stem, hindi na pwede yun kasi hindi na yun mabubuhay or hindi na yun magkakaroon ng mga ugat. Kailangan sa kanya yung mga, yung green pa na stem, yun yung ipopropagate mo. I-ICU nyo or ilalagay nyo sa incubator na plastic para hindi lumabas yung humidity sa kanya. Para mag-maintain lang yung moisture doon sa ano niya, sa halaman mismo. Kailangan niya talagang i-ICU kahit yung mga propagation na, kasi meron, pwede mo siyang i-propagate na through scale lang kasi nagbabulb sila, tapos yung bulb na yun may mga scale na yun, pwede mong kaskasin yun or tanggalin yun, tapos magkakaroon doon ng mga bagong
dahon, mga bagong ugat, yun yung pwede mo nang i-transfer pagka medyo mataas na yung mga stem nila. Pero inaabot ng 9 months hanggang 1 year bago mo siya matransfer. So, mas matagal kaysa sa stem propagation. Mas mabilis mabuhay yung mga propagation doon sa pwesto or sa Tagaytay, sa Baguio, doon sila mas mabilis i-propagate, mas mabilis silang maparami. Kasi kahit hindi mo nalagyan ng EICU, ay mabubuhay sila. Unlike dito sa Maynila na masyadong mababa yung humidity, kaya sila matagal mabuhay or matagal magkaroon ng mga ugat. Tapos, naglulunduan yung mga dahon na yan pagka hindi mo sila in-ICU. Babagsak yung mga dahon, pati yung mga stem na yan, mabubulok lang. Mas maselan talaga sila pag mga dito sila sa lowland or sa matataas talaga yung init or mababa yung humidity. Pero pagdating naman sa mga Baguio, mga Tagaytay, doon sila mabilis or hindi sila maselan. Number 4 na problem sa pag-aalaga dito sa mga Stargazer lilies na to ay yung mabilis silang mag-root bound. Mabilis silang mag-root bound kasi mabilis dumami yung mga ugat nila. Parang katulad sa mga gumamela, kumakalat or mabilis magkaroon ng mga ugat yung mga Stargazer na to. Dumadami sila pagka naka-direct soil sila. Sinabi ko na kanina yung direct soil. Mas maigi sila dun sa direct soil. Pang outdoor kasi siya talaga kasi mga perennial plants sila. Ang lahat ng perennial plants ay nagmumula sa seeds tapos dumadami sila ng dahil sa seeds or mas dumadami sila dahil sa seeds. Yun yung mga perennial plants. Kaya sila mabilis magkaroon ng mga dilaw, yan. Kasi hindi na po-provide ng nandito lang or napipigilan ng pasok yung pagkukuha nila ng mga nutrients dito sa potting mix. Kung nakalagay sila sa direct na tawag dito, soil, mabilis silang dumami yung mga dahon nila, tumatangkad sila. Kasi napo-provide ng direct na soil or nakakapagala-gala yung mga ugat nila doon sa direct na soil. So para ma-prevent yung pagkamatay ng mga Stargazer natin, maigi sila ilagay sa direct na soil or sa mas malaking pasok para hindi sila ma-root bound agad para makakuha sila ng mga bagong nutrients pagka malaki yung pot mo. Pero kung malaki na masyado yung mga Stargazer mo doon sa pasok mo, kailangan mo na siyang lagyan ng mga compost fertilizer dyan sa ibabaw para kahit hindi mo na siya i-repot, may makukuha pa siyang nutrients kasi matakaw nga to sa mga nutrients. Mas gustong-gusto nila yung mga organic fertilizer, yung mga pataba na ginawa lang, yung hindi ka nagagastos. Ayaw nila masyado yung mga synthetic fertilizer. Number 5 na mistake dito sa lilies na Stargazer ay masyadong maganda yung mga bulaklak niya. Yan, oh. Diba? Tapos, maganda pa siyang lumabas yung mga tatluhan, minsan dalawa or isa. Yan. Bonus na lang kung tatlo yung lumabas sa'yo. Ang ganda niya, diba? Kaya nakakaakit talaga silang bilhin. Iba-iba yung kulay niyan, may white pa yan, may orange pa niyan. Tapos, talagang pag nadaanan mo sila, mapapalingon ka kagad. Uy, ano yun? Ang ganda nun. Ganon. Yun yung mahirap sa Stargazer. Mahirap labanan na hindi sila bilhin kahit na hindi mo kayang ibigay yung mga pangangailangan niya na direct soil, direct sunlight. Tapos, yung mataas yung humidity, kung mababa masyado yung humidity. Pero nabubuhay naman sila kahit mababa yung humidity. Yun nga lang, kailangan nila, pag magpropagate ka, kailangan muna nila ng EICU kasi mababa yung humidity sa pwesto. Kailangan bago ka bumili ng Stargazer ay isaalang-alang mo muna kung mabibigay mo sa kanya yung mga kakailanganin niya sa pwesto, sa tawag ito potting mix kasi hindi naman sila ganun kaselan sa potting mix. Kaya lang, yung potting mix kailangan mataba, manutrients, maraming organic fertilizer para mag-thrive siya ng bonggang-bongga. Hindi naman siya mahirap alagaan, yun nga lang, pag hindi mo kinaya yung mga gusto niyang mangyari sa buhay niya, sa buhay niya, yung mga gusto niya talaga na pag-aalaga, ay matutunaw lang siya, magiging kahoy lang siya, maglalagas yung mga dahon na yan, hanggang sa mamatay na siya. So, kailangan, bago tayo bumili ng mga halaman, sa alang-alang muna natin yung mga kaya nating ibigay sa halaman na yun, or mag-research muna tayo. Hindi katulad ng mga, katulad din kasi siya ng parang mga aglaw, yun, naalala ko yung aglaw. Kasi yung aglaw, masyado mga magaganda yung mga dahon nila, parang mga bulaklak na rin yung mga dahon nila, parang mga bouquet na sila. Pero, bago ka bumili ng mga aglaw, ng mga ganito, ay isaalang-alang muna kung, ayan, may video ako dyan na, huwag bibilin itong mga halaman na to kung wala kang